Welcome back sa ating part 2 ng ating video, yung ating Euro Sport 110. Yan. So, nililinisan na ni Kabro Joby Kianan yung magina. Yan. So, ito yung ating cylinder head. Nalinisan ko na rin. Yan. Ito yung balbula. Mga Kabro, napakinis na natin yan. Nai-grinding compound na natin. Ayan mga Kabro, may kasama tayong tigalinis ngayon. Si Mayaw ko. Shoutout kay Joby Kayanan. Siyang tagalinis natin ngayon, no. Abang wala siyang trabaho, mga kabro. Kung nagtataka kayo, wala si Brother Lito Velasco. Ayan, nagpapagaling muna siya. Dahil trin ang kaso siya, mga kabro. Okay, so hintayin muna natin malinisan lahat at assemblein na natin, mga kabro. At itong cylinder head, assemblein ko na. Lalagay ko na rin yung dalawang bulb seal na nabili natin. Ito yung nagpalitan nyo. Yan. Okay, so assembling ko muna yung cylinder head, mga bro, at abang hinihintay natin matapos lahat ng nililinisan, ta-assembling na natin tong makina. Okay, assembling na natin yung cylinder head, mga kabro. Lagay na natin yung bulb seal. Yan. Kung makikita nyo, nilagyan ko ng konting langis para madaling ipasok. Yan. Tabilaan, mga kabro. At yung washer niya doon, mga kabro, washer ng bulb spring yon. Okay, lagay na natin yung balbula. Yan. Langisan muna natin ng konti para pampadulas doon sa bulb seal, mga kabro. At lagyan natin ng binilog na basahan sa ilalim ng balbula, mga bro, para hindi bumaba pag inilagay natin yung bulb lock, yung bulb spring. Yan. Okay. Ilagay na natin yung isa. Dito naman tayo sa kabila, mga bro. Okay mga bro, so check na natin kung walang singaw. Bigyan natin ng gasolina. Yan, check natin. Singaw check tayo mga bro. Okay. Pagmas daw mabuti mga bro. Yan, wala nang singaw mga bro. Lipat natin dun sa exhaust valve mga bro. Okay na mga bro, wala nang singaw. Pwede na to, salpakan na lang to mamaya. Okay, salpak na natin itong camshaft mga kabro. Langisan muna natin ng konti pati yung mga bearing. Yan. So, yung posisyon nito mga bro. Yan, yung posisyon ng camshaft, yung kanal na to mga bro. Yan. Bandang ibabaw yan mga bro ha. Bandang ibabaw. Yan. Pag sinalpak natin, nakaibabaw yan. Okay. Salpak muna natin itong camshaft mga bro. Okay, so sunod natin itong rocker arm mga kabro. Yan, rocker arm. Tapos meron pang isa ito mga kabro. Yan, hindi pwedeng wala yan mga kabro. Kapag yan nawala, nga na, magpapalyado na yung motor nyo. Okay. Yan yung pinaka kwan ng camshaft. Yan. Kumbaga yung sa rider naman, yung compression na release saan niya. Okay, so lagay na natin yung pin ng rocker arm. Lagyan natin ng langis na konti. Pampadulas. Yan, tulak lang natin. Okay. Yan, tapos na natin itong cylinder head mga kabro. Yan, pwede nang isalpak to mamaya.
Yan. Paikot lang natin ng konti yung camshaft mga bro para mag position siya. Yan. Yan yung top niya. Yan, nakatap na yan mga bro. Pwede nyo nang i-adjust yung rocker arm yan. Okay. Tapos na natin itong cylinder head. Yan, ganyan ang play niyan mga bro. Kapag nakatap na siya. Okay. Okay na yung valve clearance. Okay, dito bro. Naman tayo mga kabro sa block. Yan. So ito yung block niya. May gasgas dati. Pinaribor ko na yan. Okay. So makinis na ulit mga kabro. Oh. Bagong rebor. Okay, so assemblein na natin to. Salpak na natin yung mga piston-piston ring niya. Para minsanan na lang salpak mamaya. Okay, ito yung bagong piston. Piston pin. At piston ring. At yung pin lock. Okay, so assemblein na natin to mga kabro. Okay, langisan muna natin to mga kabro. Langisan muna natin yung slip. Ayan. Pampadulas. Ayan. Tapos, lagyan na natin yung piston pin. Lagyan natin yung piston pin dito mismo sa piston. Ayan. Tapos, lagyan na natin yung pin lock sa kabila. Ayan. Lagyan na natin ito mga bro. Okay, lagay na natin yung mga piston ring mga bro. Yung paglalagay natin depend ay dati pa rin mga bro. Ito yung oil ring nya. Tatapat natin mismo dun sa exhaust banda ng piston. Yan. Okay. Sa bandang exhaust ng piston mga bro. Yung dugtungan ng oil ring. Okay, lagay na natin yung dalawang manipis na ring. Dito mismo sa tapat ng pin. Yan yung dugtungan niya sa tapat ng pin. Okay. So, yan yung sa dugtungan niya sa tapat ng pin. Babalik ka rin lang natin. Yan. Dito din naman sa tapat ng pin sa kabila. Okay. Yan, nilagay na natin. Tapos, babalik ka rin lang natin ulit. Yan. Lagyan na natin yung piston ring na mas maitim mga kabro. Yan. Yung mas maitim kaysa itong isa. Yan. Itong mas maitim dito sa gitna. Tapat din mismo ng piston pin mga kabro yung pagitan niya. Yan. Kung makikita nyo, may number yan. Yan. 0.25 dahil na-rebore na. Bandang ibabaw mga kabro yung tatak niya. Okay? Tapat ng pin mga kabro yung pagitan niya. Yan. Okay. Last. Balik ta rin natin. Yung may number. 0.25. Yun. Salpak na natin mga kabro. Yan. Ganyan lamang yung pagkakabit natin ng piston ring mga bro. Yan yung technique ko. Hindi ko lang alam sa mga iba na naglalagay ng mga ring. Kung anong posisyon nila. Pero ito, subok ko na mga bro. Yan. 8 years ko na ang ginagawa to mga bro. Okay, salpak na natin. Langisan lang muna natin to. Para pampadulas. Yan. Singdulas ni Palos mga kabro. Okay, salpak na natin to. Okay mga kabro, so yung piston, sinasalpak ko na dito mismo sa block. Yan, para hindi na magulo yung posisyon ng mga ring. Yan, yung posisyon ng mga piston ring para hindi na magulo. Okay, so yan na, pwede na. Sasalpak na lang natin mamaya. Assemblein na natin yung makina. Okay mga kabro, ayan o, kalinis ng ginawa ng bayaw ko. Pambihira. Yan, nakalinis na siya mga kabro. Okay, assemblein na natin to mga kabro. Yan. Langisan muna natin mga kabro. Para pampadulas mga kabro. Yan.
pampadulas ba ng mga gear. Okay. Ganda lang ang mga timing po dito, Brad. Yeah. Brad. Okay, ito yung kun mga kabro, sigunyal natin. Ayan. So, bago yung bearing niya. Tapos, connecting rod bago makita din. Makita ko sa Lazada, Brad. Eh. Langisan muna natin yung mga bearing niya mga kabro. Okay. Salpak na natin to mga kabro. Yan. Okay na mga kabro. Pwede na natin tong takpan. Lagyan na lang natin ng pandikit dito mga kabro dahil hindi naman nasira yung gasket. Sayang. Siya pa yung bibilin nating gasket para makaminus tayo ng konti. Pambili ng Yossi. Baka kala nyo naninigarilyo ako mga kabro ha. Hindi ha. Yung kasama ko lang, yan o. Yan yun. Yan. Okay, takpan na natin to mga bro. Okay mga kabro, ito yung nagpalitan natin ng connecting rod. Yan yung pin ng connecting rod oh. Grabe na yung tama niya. Yan yung maingay mga kabro. Okay. So ito rin yung dalawang side bearing na nagpalitan natin. At yung piston. Yan, gas-gas na mga kabro. Okay, assemble na natin itong bandang side. Yan, sa may clutch side niya. Ito naman yung axle ng cambio mga kabro. Pina-welding natin ulit. Tapos pinatanggal natin yung cambio. Okay, lagyan na natin ito mga bro yung limang pin. Okay, lagyan na natin ito mga bro sa shifting gram. Yan. Tapos yung dalawang maliit mga bro, yung payat dito sa ibabaw. Yung mga maliliit na hell mga bro, dapat nilalagay nyo sa magneto. Para pag binaklas nyo, hindi mawawala mga bro. Tapos sunod na natin ito mga bro. Yan, sobrang liit kasi ng mga piyesang yan mga bro. Kapag yan nawala, ay magkakaproblema na yung inyong cambio. Tapos yung start. Tapos yung tornilyo mga bro. Okay. So assemble na natin itong muna mga bro. Okay. Kita na natin itong mga bro. Yan. Lagyan na natin yung axle ng cambio. Yan. Okay. So assemble na natin itong mga to. Sunod-sunod na natin yung salpak mga bro. Yan. Konting lang is. Para pampadulas lang mga kabro. Okay, lagyan na natin yung circlip dito mga kabro. At yung lining. At clutch housing mga kabro. Clutch housing. Yan, lagyan na natin yung washer. Tsaka nut, castle nut mga kabro. Yan. Tapos, sigpitan na natin to. At takpan na rin natin. Okay. Yan. Ilagay na natin yung mga tornilyo, mga kabro. Okay, dito naman tayo sa bandang kabila, mga bro. Yan. Lagay na natin yung cylinder block. Yan. Yung inassemble natin kanina, yan. Diretso salpak na lang natin. Okay. Lagay na natin yung pin lock mga bro. Yan. Lagi kayong maglagay ng basahan sa may crankcase mga bro para kapag tumalsik yung pin lock, hindi papasok sa loob. Okay? Yan, salpak na natin mga bro. Okay. Yan. Ipaibabaw lang natin yung piston mga bro. Yan. Pwede na mga bro. Lagyan na natin yung timing chain. Yan. Lagyan na muna natin yung timing chain mga bro. Yan. Tapos yung roller
roller chain niya mga bro, lagyan na natin. At yung roller chain niya naman niya dito sa gitna sa may cylinder block. Okay. So ikitan lang natin tong tornilyo. At yung tornilyo sa block. 10 mm mga bro yung tornilyo niya. Tapos sunod na natin yung cylinder head mga bro. Yan, diretso salpak na kasi na-assemble na natin yan kanina. Okay, salpak na muna natin to mga bro. Okay mga kabro, ayan o, nabuo na natin yung makina. Papakita ko na lang sa inyo yung timing mark. Yung sa part 1 natin, yung sa timing mark ng timing chain mga kabro. Yan. Naka-advance siya ng isang ipin. Okay, so ngayon papakita ko sa inyo yung tamang timing mark niya. Okay, so ayan. Ayan na yung guhit niya. So nakatapat na dyan sa may magneto. Pakita ko naman sa inyo dito banda sa may sprocket ng timing chain. Yan. Yan yung timing mark ng sprocket ng timing chain. Tapos kung makikita nyo, parang madilim. Yan. Ayan yung guhit mga kabro. Yan. So ganyan yung tamang timing mark nyan. Yung pagkakatiming ng camshaft sa timing chain sprocket. Okay. Kita nyo ba? Yan. Kita nyo naman na siguro mga kabro. Okay, so takpan na lang natin tong mga to. Yan. Tapos, pwede na natin isakay dun sa chassis niya, nandun sa labas mga kabro. Okay. Takip na lang natin ng mga takip niya. Yan, para salpak na natin. Ayan mga kabro. Ilagay na namin yung makina sa chassis niya. Yan. Ipilan na lang namin yung mga dapat ilagay at mga tornilyo. Para, kwan. Tanda rin na natin mga kabro. Ayun mga kabro, tapos na natin yung motor. Ayan o. Naikabit na natin lahat ng pwedeng ikabit. Papandarin na lang natin. Yan. Subukan na nating pandarin mga kabro. So yung kambyo mga kabro, i-welding na lang ulit. Yan. Nire-remedyo ni kabro Joby kaya nang. Wala pang ano, Brad, tornilyo na may nut. Try natin lang. Bilog na yan. Okay. Yung hindi natin nut sa kapila. Okay, pandarin na natin mga kabro. Yun o. Ayan na yung under niya ngayon mga kabro. So yung napalitan natin dito, dalawang sigunyal bearing, connecting rod, rebore, piston, piston ring, tsaka dalawang valve seal. Yun lang mga kabro. Ayan, papakita ko sa inyo yung before and after na under niya mga kabro, yung sa part 1 bago natin baklasin. At saka yung after nya. Yan, yung before and after papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng andar nila. Okay, so maraming salamat mga bro. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo mga bro sa ating mga video. Yan, so maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan mga bro yung andar nya. Ayan o. Parang may gumagasgas mga kabro. Ayan o. Ayan na yung andar niya ngayon mga kabro. So yung napalitan natin dito, dalawang sigunyal bearing, connecting rod, rebore, piston, piston ring, tsaka dalawang valve seal.
Okay mga bro, tapos na natin tong motor. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na video mga bro. At pagpalain kayo ng Panginoon mga bro.